Si Mangberto ay isang magsasaka sa kanilang lugar. Dito na siya tumanda sa pagsasaka. Pero malaki ang kanyang sinasaka, o umaabot ito sa 15 hectares. Ngunit isang araw, kinausap sa ni June na isang mayaman sa kanilang lugar. Sa kanilang pag-uusap, napunta ang usapan sa kung magkano ang kinikita ni Mangberto sa kanyang sakahan sa loob ng isang buwan. Ang sabi naman ni Mangberto ay, tama lang para sa aming pamilya, para makaraos kami sa pang-araw-araw na buhay. Alam mo, Mangberto, ang kinikita ko sa aking negosyo ay 500,000 a month. Siguro, Mangberto, kahit magtrabaho ka ng 50 years, hindi mo kikitain sa palayan mo ang 500,000 a month. Tawa ni June na pang-iinsulto kay Mangberto. Kaya naman, hindi na lang umimik si Mangberto at umalis na ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanilang lugar ay isinara ng gobyerno sapagkat ang mga rebuilding NPA ay nakakaroon ng labanan sa kanilang malapit sa kanilang lugar at inatasan ng gobyerno na hindi muna lumabas ang lahat ng nasa kanilang barangay para sa kanilang kaligtasan. Sapagkat kung sila ay lalabas, baka sila ay mapagkamalan na NPA at baka sila ay mapahamak. Ganun din, kung papunta sila at tatakas, baka mapatay sila ng mga NPA. Kaya naman ang kanilang barangay ay talagang nilockdown at isinara. At hindi alam kung hanggang kailan ang magiging bakbakan ng dalawang naglalaban. Ngunit magdadalawang linggo na ay hindi pa rin sila pinapalabas ng kanilang barangay. At dito na nagkaroon ng matinding paghihirap sapagkat wala nang mabila ng pagkain. Ang mga grocery ay nagsara na rin at ang mga magsasaka ay hindi na nagbibenta ng kanilang palay sapagkat para na ito sa kanilang sarili. Kasi hindi nila alam kung hanggang kailan sila isasara ng gobyerno at ang lahat naman ay natatakot lumabas sapagkat baka sila ay mapahamak. Dito na nagkaproblema si June na isang mayaman. Marami siyang pera pero hindi niya na ito magamit sapagkat walang gusto na magbenta sa kanya ng pagkain. At ang kanyang anak at ang kanyang asawa ay nagugutom na. Kaya naman, lumabas siya ng bahay at pumunta sa isang kalapit bahay niya na humingi siya ng tulong na pagbilin siya ng pagkain. Ngunit itinuro siya nito na pumunta kay Mangberto sapagkat si Mangberto ay may malaking lupain na sinasabi na baka mayroon si Mangbertong nakatagong mga palay o bigas. Kaya naman, pumunta si Junes kay Mangberto at kumatok ito sa tahanan ni Mangberto. Mangberto, wala na pong makain ng aking pamilya dahil sa pangyayaring ito. Umaari po ba ay mapagbigyan mo na tulungan kami na mabigyan ng pagkain? Ngunit sabi ni Mangberto, di ba ang dami mong pera? 500,000 a month ang kinikita mo? Bakit lumalapit ka sa akin? Bakit hindi mo kainin ang pera mo ngayon? Kaya naman nagulat si June sa narinig sa sinabi ni Mangberto. Kaya nagmakaawa ito. Ang sabi naman ni Mangberto, iyan ang kayamanan na pinaghirapan mo ng maraming taon. Kumita ka ng malaking pera. Yan siguro ang karapatan mong kainin ngayon, ang iyong kayamanan. At kakainin ko rin ang kayamanang pinaghirapan ko ng matagal ding panahon, ang aking palayan, ang aking bigas, at ang aking mga gulay. Ngayon, napagtanto mo ngayon ang pera mo ay walang halaga, at kaming magsasaka ay pilit mong inaapi at inaapakan, iniinsulto. Hindi mo ba alam na kung wala kaming magsasaka, wala kayong kakaining lahat? Kaya kaming magsasaka ay huwag mong maliitin sapagkat maliit man kami sa tingin nyo pero napakalaki ng halaga namin.
At sana'y maintindihan mo ito, June. Kung gusto mong bigyan kita ng bigas, gulay at pagkain, araruhin mo muna ang palayan ko ng buong araw. Saka kita bibigyan ng kailangan mo. Kaya naman, kahit ayaw ni June, pinilit niyang linisin at araruhin ang palayan ni Mang June. At dito niya napagtanto kung gaano kahirap ang gawain ng isang magsasaka. Kaya naman, pinilit niyang magtrabaho para sa kanyang pamilya dahil umiiyak na ito sa gutom. At nung matapos siya ng buong araw, binigyan siya ni Mang Berto ng isang sakong bigas, mga gulay at pagkain na makukuha sa palayan ni Mang Berto. Kaya naman nagpasalamat si June, at mula noon naging na siyang mapagkumbaba sa lahat ng magsasaka na nandoon sa kanyang nasasakupan. At nagsilbing aral ito na hindi lahat ng may pera ay laging nasa mabuting kalagayan. Kaya natutunan niya ang rumespeto at magpakumbaba sa kapwa-tao.